Senator Manny Pacquiao. Thank you, Mr. President. I rise for a manifestation, Mr. President, to support the speech of Senator Bongo. Masakit lang isipin, Mr. President, na ang programa na para sa mga mahihirap, tapos may mga tao na kumokontra. Dapat, hindi ko maintindihan yung mindset ng mga politiko dito sa Pilipinas, Mr. President. Kasi, pag maganda yung ginagawa para sa mga mahirap, dahil kalaban ka, kukontrahin ka. E nakakabuti naman sa taong bayan, pagkakalaban ka, ganun. Kaya walang progreso, walang kaunlaran ang bansa natin dahil after ng administration ng isang leader, pag mapalitan siya, hindi ipagpatuloy yung programa niya na maganda para sa taong bayan. Pagkatapos naman ng isa, yung magandang programa niya, mahinto na naman, ibang programa na naman. Ganun yung mindset natin because kalaban, hindi ipagpatuloy. Kung maganda namang programa para sa mga mahirap na tao, eh bakit hindi natin suportahan? Kahit na ba, kung ang isang politiko, eh ang puso para talaga sa taong bayan o tumulong, kung maganda yung programa, eh dapat suportahan na lang. Eh halos lahat mula ilang decades na tayo dito sa bansa rin namumuno. Pero ang problema, laging hindi maganda. Lahat ba yung mga programa ng mga nakaraang leaders ay hindi maganda? I think, Mr. President, na ganitong mga tao, dapat malaman ng taong bayan na ganitong mga politiko, ganitong mga laging nagkikriticize na magandang programa para sa mga mahirap. Ako man, pagdating sa mga mahirap, nasasaktan ako pagka binabati ko yung mga programa para sa kanila. Dahil dyan ako galing sa pagiging mahirap, yung walang makain sa isang araw. Naranasan ko yun. Kaya ako, anumang narating ko, anumang pera, anong halaga ang nakamtan ko sa buhay, hindi mahalaga para sa akin yan. Ang importante, makatulong ako sa taong bayan, makatulong ako sa kapwa ko. And I am willing na maging mahirap ako para lang masamahan ko yung mga mahirap na tao. Hindi ako greedy person na itatago ko yung yaman ko. Pag namatay ako, hindi ko madadala yan. Hindi, we came to this world naked and we will depart alone and naked. Wala tayong madadala. Iiwanan natin lahat yan. Sayang yung pera o kayamanan mo na nakatago lang sa bahay mo, sa bangko. Kung hindi mo tinutulong sa kapwa mo, pag namatay ka, iiwanan mo lang yun. Dapat ma-realize natin lahat yan. Yung mga politiko na nagsiservisyo na kumukontra palagi sa magandang advocacy, sa magandang programa para sa mga mahihirap, tumigil na kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Especially, yung sinasabi ng lagman, laging kumukontra yan kung anong mga programa maganda. Mr. President, makatestify talaga ako niyan na kumukontra para sa mga mahirap. Hindi ko alam kung against siya sa mga mahirap o para lang siya sumikat o kumontra ng magandang programa para sa ating gobyerno. Hindi ko malaman pero ipaglalaban ko ang karapatan ng mga mahirap na tao kasi hindi ko lang sabihin yung mga tinutulong ko sa taong bayan, Mr. President, but lahat sana, and I'm praying to God na lahat ng mga mayaman, lahat na may pera, ambag-ambag tayo, kusang kawang-gawa na lang tayo, tulungan natin yung mga mahirap. Bigay tayo kung ano yung mga tulong na dapat magawa natin, yung pera natin, hindi yan natin madalap sa libingan. We will depart alone. That's it. That's it, Mr. President. Thank you. At prangkahin ko na rin po kayo. Your image is beyond repair. Hindi po ikakaayos ng pagmumuka ninyo, ang pagkontra ninyo sa interest ng mga Pilipino.
Mr. President, gusto kong sabihin kay Congressman Edsel Agman, naturingan pa man din siyang public servant, pero hindi niya pinag-aaral ang mabuti ang sinasabi niya. Ni hindi niya man lang naisip na isa ang kanyang probinsya sa kauna-unahang nakinabang sa programang ito ng gobyerno. Nandoon pa ang anak niya na si Vice Governor Grex Lagman sa launching ng Malasakit Center sa Albay para mag-witness sa proyektong ito. Ano na lamang ang sasabihin ng mga Bicolano kapag nalaman nila ang mismong congressman nila ang buwabatiko sa programang tumutulong sa kanila upang malunasan ang kanilang karamdaman? Ano na lamang ang sasabihin ng Bicolano kapag nalaman nilang walang malasakit sa kanila ang mismong representative nila sa gobyerno? Congressman Lagman, do not be anti-poor. Ang pera ng tao nararapat lamang ibalik sa tao. Mahiya kayo sa mga constituents ninyo. Mahiya kayo sa mga milyon-milyong Pilipinong natutulungan ng programang ito. Congressman Lagman, balita ko pinapapunta mo sa bahay mo ang mga tao para mag-avail ng benefits at assistance. Andoon sa loob ng hospital ang pasyente, papapuntahin mo sa iyo para ipamuka sa kanila ikaw mismo ang tumutulong. Nasa hospital na, pinapahirapan mo pa. Pasensya na, pero hindi ganyan ang asal ng isang totoong lingkod bayan. Hindi ganyan ang serbisyo sa tao. Tingnan niyo 'yan, no? Yan yung referral ng kanyang staff. Bakit kailangan pa nating mag-referral, pumunta pa sa bahay at humingi ng tulong? Eh pera nila 'yan. Pumunta na lang kayo sa Malasakit Center. May iba ring mga politiko diyan tulad niya na nagbibigay ng endorsement at humingi ng endorsement galing sa barangay leaders bago pa tumulong. Now, that is partisan politics. Never po ako nagre-require ng ganyan. Never ko pinagpipilian ang taong tutulungan ko. Ang Malasakit Center, nasa ospital na mismo. Bakit pa gustong pinapahirapan at pinapapunta sa iba't ibang lugar na malalayo ang may mga sakit nating mga kababayan? Dagdagan pa ba natin ang pasakit sa kanila? Hindi yan ang trabaho natin. Ang trabaho natin ay matulungan sila, alagaan sila, at magpakita ng tunay na malasakit. Kaya sobrang nakakalungkot na ako na ako pa ang inaakusahan ng partisan political activity. And minsan, hindi ako humingi ng kahit anong endorsement, identification, or privilege card, or ID para sa mga taong tinutulungan ko. Lahat ng pwedeng matulungan, handa akong tumulong. Ang hirap kasi sa iba, hahanapan pa ng mali ang isang bagay na nakakatulong para lang sa pansarili nilang politika. Basta ikaw ay Pilipino, qualified ka po sa Malasakit Center. Congressman Lagman, ganyan ba ang nagagawa kapag matagal na sa politika? Dahil po ba yan sa tagal na ninyo sa politika, kaya manhid na kayo para maramdaman ang isang dekada ng problema ng inyong kababayan at ng Pilipino ukol sa tulong medikal? Kung gusto mo, palitan mo na lang ito ng sarili mong programa. Pangalanan mo ito ng Manhid Center, Maramot Center, bagay na bagay yan sa kawalan mo ng malasakit sa ating mga kababayan. Ako ay isang simpleng probinsyano lamang po, isang hamak na taga Davao at taga Mindanao na binigyan ng pagkakataon na magserbisyo. Pero para sa lahat ng Pilipino, kahit sino man, iniintindi at tinutulungan ko. Minsan lang po ako dadaan sa mundong ito. Kaya gagawin ko ang tama, gagawin ko ang aking trabaho, ipaglalaban ko, maisabatas ang panukalang ito, maisasaayos ang mga programa ng gobyerno, at mas makatulong tayo sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President. The Majority Thank Leader. Thank you, Mr. President. Last my two cents on the matter, Mr. President. On the issue of the Malasakit Center, we welcome the initiative of Senator Bongo to put up a Malasakit Center here. As you know, so many people visit our offices every day asking us for help. And this Malasakit Center, being a one-stop shop, is a welcome development for
our constituencies here in the Senate, as well as the country. My only objection is that he has not placed one yet in Bukidnon, so I'm hoping that Senator Bongo will place one in Bukidnon. Malayo po yung Cagayan de Oro sa Bukidnon, and we hope that he could also have one in his future programs for the Malasakit Center. On the issue of Senator Pacquiao on the difficulty of implementing programs as a public servant, it's really true, Mr. President. I think that is the situation we're found in many 2001. Times. Pag may ginawa po tayong maganda, sabihin nila, EPAL. Naalala ko po yung pinaglaban natin yung pamilya, pinaglaban natin po yung Justicia Pamilya ni Acho Castillo. And I remember our hearings with Senator Lacson together with all our colleagues here, wherein we were able to find out and ferret the truth of what really happened. Mr. President, the hearings alone weighed in heavily on the, was given a lot of weight during the proceedings by the DOJ in the courts of law where these cases were filed. And yet, when I was being interviewed on radio, nung pinatay ko po yung cellphone ko, nakikinig pa ako sa radyo, hindi ko nababanggitin kung sino reporter. Ang sabi po ng reporter, wala yan, mga EPAL yan. Panay-EPAL lang yan, mga senador yan, ganyan. And you know what? What happened? We were able to file charges against these people. They're all in jail today because of the hearings of Senator Lacson and the resolution that I filed. We were able to pass a stronger anti-hazing law. And when I saw the partner of the reporter, I told them, I told straight to his face, I said, hindi EPAL yung ginawa namin. Ginawa namin ang ating katungkulan bilang mambabatas. And I think that's why it's difficult to be a public servant sometimes, because there's always a thin line, they say, with public service and being EPAL. But without casting any bad judgment on our colleagues, everything that we do here is for the betterment of our country, I so believe, Mr. President.